Standardo na ang programa magsisilbing daan upang magpagaan sa bawat hinaing at problemang inyong idudulog. Turutukan ang bawat makabulang pag-aksyon ng mga kinaukulan, ang serbisyo publiko na kahit sa anong paraan at sa abot ng aming kakayahan ay aming susolusyonan. Ang programa nagdurugtong sa bawat yugto ng buhay. Ngayon ay Lunes, September 10, 2012. Tugon, aksyon. Ngayon, ito ang Responde. Magandang hapon, ako si Onin Miranda. Mga kaibigan, hindi ho lahat ng empleyado ay matapang para ipaglaban ang kanilang karapatan. Natakot kasi ang karamihan na kapag nagreklamo sila ay matatanggal sila sa trabaho at lalong mas malaking problema yon. Kaya tuloy, marami tayong mga kababayan na kahit below minimum ang sahod at overworked, hindi kumikibo. Pero iba itong si Julio Valles, isang security guard. Sa kabila ng pananatili niyang empleyado ay nagsampa ito ng kaso laban sa kumpanyang pinapasukan. Ang kaso inihain sa National Labor Relations Commission at ito ay kanya na ipanalo. Pero hindi niya makuha ang perang dapat ibigay sa kanya ng Sogus Corporation dahil sa isang problema at yan ang inilapit niya sa Responde. Panoorin natin ang kanyang kwento sa report na ito ni Irene Quintana. Ito si Julio Valles. May 8 taon itong naging security guard sa Sogus Corporation. Ngunit hindi ito masaya sa 8 taon niya nang tinatanggap na 290 pesos sa bawat 12 oras na paggawa. Paliwanag ni Julio, masyadong maliit ang nasabing halaga at hindi kasya sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Sinubukan daw niyang kausapin ang kanilang HR, ngunit hindi nito pinagbigyan ang kanyang kahilingan na taasan ang kanyang sweldo. Kaya noong July 6, 2010 ay naghain siya ng reklamong underpayment of wages sa National Labor Relations Commission o NLRC laban sa Sogus Corporation. Base po sa decision, naging desisyon po ng NLRC, ipagkakaloob daw po sa akin yung 64,000 mahigit po ito, ma'am. Yun po ang nakasaad dun sa writ of excuse yun na dapat daw tanggapin ko mula sa kumpanyang Sogus Corporation. April 13, 2012, tinanggap ni Julio ang writ of execution mula sa NLRC kaugnay ng April 14, 2011 decision nito pabor sa kasong isinampa ni Julio laban sa dati nitong employer. Ang problema, hindi maipatupad ng sheriff at ng kanyang abogado ang writ of execution dahil nagpalit ng pangalan ang nasabing kumpanya. Pumunta po kasi ako, ma'am, sa Security Exchange Commission. Mula sa dating Sogus, inamend po nila ito na nagiging solid guard. Ayon sa kanyang abogado, isa raw sa mga opsyon nila ay kung alam nila kung ano ang bangko ng dati nitong employer. Kaya lang ay hindi naman daw niya ito alam. At dahil sa pag-aasikaso ng kaso niya laban sa Sogus Corporation, hindi magawa ni Julio na makahanap ng regular na trabaho, kaya pa extra-extra lamang ito ngayon. Ako inaasahan sa pamilya namin, kaya sumasama ako dun sa mga kapitbahay ko sa construction. May mga tulong yung mga kamag-anak ko na ibibigay. Yun ang pinagkakasya na lang po namin pagka wala akong trabaho. Kaya naman pakiusap nito sa kanyang dating employer na si Eros Cao, ibigay na sa kanya ang perang para sa kanya. Nagmamakaawa ako, sir, sa inyo. Yung decision po ng NLRC, sir, ay pinali na po, sir, at naipagkaloob po sa akin yung pira na dapat sa akin. Nakikiusap po ako sa inyo, sir, na kung maaari, ibigay nyo na po sa akin o pang bilang tulong nyo na rin po sa akin sa pamilya ko, sir, dahil magmula 2002 hanggang 2010, sir, na nagiging si guardian nyo ako. Niminsan, sir, hindi ako gumawa na lumiban ako sa trabaho na dahil lang sa personal kong pangangailangan, sir. Mahal ko ang trabaho ko dahil dito ko binubuhay ang pamilya ko. Ako sa Irene Quintana, ang inyong koresponde. Ano nga bang aaring gawin ni Julio sa problema ito at ano ang magagawa ng NLRC para matulungan siya? Alamin niyan sa pagbabalik ng Responde. Tutok lamang po.